Eto na nga daw mga idol ang lagay ng dalawang Lakers player na injury ngayon na si D'Lo pati na rin si LeBron James. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ang sitwasyon ngayon ng Memphis Grizzlies. Dahil binalita sa atin ni Shams Aranya na ang Grizzlies nga daw ay nag-set ng players only meeting para nga ma-discuss, mapag-usapan nga daw nila ang tamang disiplina kapag sila'y on the road na naglalaro. At si Steven Adams nga daw niyan mga idol ang nanguna dyan. Pero after daw ng kanilang meeting, eto daw si Ja Morant ay parang hindi natuto sa kanilang naging meeting mga idol at nag-party nga daw sa isang club na nagresulta nga nung kanyang viral video sa kanyang Instagram live na may nilabas nga siyang hindi niya dapat inilabas. Yan mga idol ang pagpapatunay na may katigasan ng ulo. Ito ang si Ja Morant. Kahit na nag-meeting ang team ng Memphis Grizzlies, ang lahat ng kanilang player and for sure, nandiyan din ang ilang mga coaching staff na sinabing dapat disiplinahin ang kanilang sarili kapag sila'y on the road, ay hindi nga nagpaawat itong si Ja Morant. Tinuloy niya pa rin ang kanyang gustong gawin. And then guess what happens? Doon nga nangyari ang insidente na nagresulta nga ng suspension niya. At likely nga mga idol, madagdagan pa yung suspension na yan ni Ja Morant, hindi lamang 2 games. Dahil na itong mga nakaraang interview ng kanilang coach na si Coach Jenkins, ay sineseryoso nga daw nila itong bagay na ito. And they will not take it lightly. At tutulungan nga rin daw nila itong si Ja Morant na makapagbago. So ngayon ay hintayin na lang natin ang next update ng Memphis Grizzlies mga idol matapos nga ng kanilang suspension kay Ja. Dadagdagan ba nila ito mga idol or hanggang 2 games lang? Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin ang lagay ng dalawang Lakers player na injured. Unahin na natin ang good news mga idol na patungkol nga dito kay D'Angelo Russell. Dahil ngayong araw nga ay upgraded na ang kanyang injury status. Dahil nung nakaraang mga games ay completely out itong si D'Lo nang dahil nga sa kanyang ankle sprain. Pero ngayong araw, he is upgraded to questionable. Well, hindi man completely good news mga idol na babalik na itong si D'Angelo Russell, but this tells us na malapit na ang pagbabalik ni D'Lo para nga sa team ng Lakers. Kagaya nga rin nung update ni Coach Darby na mga idol na maganda nga daw ang pinoprogress na ito ni D'Angelo Russell sa kanyang mga on-court workouts. At mukhang paganda ito ng paganda mga idol dahil ang Lakers na mismo ang nagbigay ng update na questionable na lang itong si D'Lo at hindi na siya completely out sa next game ng Lakers. At yan nga ay against sa team ng Memphis Grizzlies. Bukas nga yan mga idol. So yan nga ang good news kay D'Lo mga idol, mukhang ang nalalapit na ang kanyang pagbabalik para nga sa kanyang team na Lakers. So kung may good news tayo mga idol, kasama niyan ang bad news. At ang bad news niyan mga idol ay binalita ni Shams Aranya sa atin patungkol kay LeBron James. Sabi niya dito, "I don't know if the Lakers think he's gonna be back in 3 weeks. I don't think it'll be just 3 weeks, likely beyond that." Well, kung matanda nyo, binalita sa atin ng Lakers na for the next 3 weeks wala si LeBron James at i-re-evaluate siya doon kung ano na ang lagay ng kanyang ankle injury. At ngayon nga mga idol, halos magwa 1 week na since nung balita sa atin na yon, ay mukhang ang Lakers ay in-extend ang possibility ng pagkawala ni LeBron James dahil hindi nga sila naniniwala na after 3 weeks ay maaari na siyang bumalik. More than likely nga mga idol ma-extend yan sa 4 weeks, isang buwan na pagkawala ni LeBron James. At umaasa nga ang Lakers mga idol na matapos nun ay magkakaroon pa nga daw ng kahit kaunting posibilidad na itong si LeBron James ay makalaro nga sa regular season at makapag-ready kung sakaling makapasok ang kanyang team sa playoffs. So yan nga mga idol ang mga lagay ng mga Lakers player na may injury. Good news kay D'Lo, bad news naman kay LeBron.